like to introduce myself. So then just screen. Ako po si Janelle Quizon, Associate Financial Planner. Tapos nagtuturo ng IELTS. Licensed agent ng MB Life at saka isa sa mga financial educators ng IMG. And that's all about me. So much with that. Before we go to the main topic today, i-introduce lang namin ng konti po kung ano tong napasukan natin, ano tong company na ito. So, we are IMG or International Marketing Group. Si IMG po ay isang financial educator. So, though yung topic natin is investing 101. So, yun, bakit ganun? So, well, sa pag-educate po natin, kasali po yung investment na part. So, dito po, marami tayong matututunan pag tayo po ay nasa ganitong community, nasa IMG po tayo. Kasi we're all welcome here sa, from different walks of life. Kasi po, yung mission ng IMG is to help create wealth for families para wala pong pamilyang Filipino ang maiiwan kung usaping pinansyal ang ating pag-uusapan. And then, our vision is of course to bring the secrets of the wealthy to all. Baka may mga alam po, mga alam na yung mga mayayaman na pwede po nating pwede nating i-imitate. We can follow or parang gayahin. Tinagalog ko lang. mahirap mag-Tagalog. So parang pwede nating gayahin that one day we can be like them, di ba? Or we can be one of the rich people. And then, ang crusade natin as a financial educator, syempre po yung, yung financial literacy. Ang nakagandahan dito sa IMG that we journey together, that one day we can be all financially literate. So, yun po ang maganda. So, sa simula pa lang maganda. So, and then, IMG also has the website para po ma-authenticate natin baka sabi natin na-scam tayo. So, yan, we have to know. Kailangan nating alamin kung ano ba itong papasukan or napasukan natin. We also have our official Facebook page na pwede nating i-follow so we can be updated kung ano ba yung mga update na or mga opportunities na pwede nating mag-grab dito sa IMG. Then, our main office po, nasa King's Court Building sa Makati po yan siya. May kalapit din yan na Financial Center, which is the World Center Makati. And it's just so happy na yung speaker ngayon is galing ng Davao. So, our financial center sa Davao is nasa Lanco Building. So, kung mapunta, mapadpad kayo ng Davao, you can visit our office kasi open naman siya. And then, if your question is then, malayo ko sa mga financial center, how would I do that one? Good news is that online system na po si IMG. So, wala pong problema. Wherever you are, abot kamay ka po ng IMG. O, yun ang magandang So, if you want to know more about the company, we also have our official YouTube channel. So, andyan po, mag-subscribe lang po tayo. Every Wednesday po yan siya at 8 PM. Ang dami po nating matututunan. So, yung mga great builders ng IMG or one of the financial gurus in the Philippines, Rex Mendoza, andun meron din siyang talk doon, di ba? So, ang dami pong mga guests doon, mga builders ng IMG or yung mga experts sa financial industry. So, going on. So, all you have to do is subscribe na mamaya pagkatapos. So, dito na tayo. My first question is that, what are your financial goals? So, lahat naman siguro, pwede naman siguro tayo, kung makapag-type kayo, ano yung goal mo sa finances mo? So, alam kong marami tayong goals, right? So, isa na dito. Well, health. Isa yan sa natin. Na yung meron tayo, for example, short term or long term. So, may iba't ibang goal na pagtanda ko, then I'm secured with my health or anytime na magkasakit ako. That's one of our goals. Another one is, ayan, retirement fund. So, sino bang nagre-retire dito na maraming pera? So, utangan natin na hindi po. So, ayan, retirement, we have to go for that. Na meron tayong sapat na pera sa pagpapaaral ng mga anak natin. So, mapatapos natin. That's also one of our goals. Another thing na
karoon ng magandang bahay. Kung may bahay naman ngayon, mas malaki pang bahay, di ba? Ano pa? Sasakyan. Kung wala pang sasakyan, kung meron na, i-upgrade ang sasakyan. At saka yung vacation, yung dream vacation natin. Although pandemic pa ngayon, parang hindi pa natin yun ma-realize. Pero one day, we nangarap din tayo na kasama yung buong pamilya or yung mga loved ones natin na mag doon sa dream vacation po natin, di ba? So, at marami pa po yan siya. Now, the question is that, may goal ba tayo? Ini-aim ba natin? May plano ba tayo? Kasi po, itong mga dreams na ito po, sa Bisaya pa, magiging mahimong damgo na lang, di ba? Sa Tagalog, magiging panaginip. Hanggang sa panaginip na lang po ito, ang goal na ang mga dreams nito kung wala po tayong konkreto or how do you call it, proper plan, di ba? Kasi sabi ng Rex Mendoza, financial guru ng Pinas, goals without deadlines are just dreams. So kailangan pala yung mga goals natin may specific na timeline na kailan ko kaya ito ma-achieve. Yung pagkaroon ko ng bahay, for example. So, in 5 years' time, in 10 years' time. So, kailangan po natin lagyan ng time frame. Para po, tayo ay magsusimikap na ito ay makamtan. Ito ay we can achieve the dreams that we have. Diba? Ganun po yun dapat ang gagawin natin. So, nang dahil dyan, para tayo matulungan paano maabot yung mga pangarap natin, yung mga dreams, financial dreams natin, we have to know how to understand or how money works. We have to understand how money works. So we have to know kung paano sa Tagalog, nag-work yung pera. Kasi usapang pera ito, di ba? Whether you like it or not, money is an important factor the number one factor for us to achieve the financial dreams that we have, di ba? Kasi yung pera kasi marami yan siyang screen. Ayun. Ganito po yan yung wealth formula. So yung pera natin, may kaibigan na si time at may kaibigan din siyang rate of return. At sa buhay natin, hindi lahat kaibigan. Yung iba, kaibigan before pero kaaway na ngayon. Inflation, tax, hindi naman siguro sila mga kaaway in a sense. Pero yun po yung babantayan natin. Kasi yung total niyan is yung accumulation of wealth po natin. Kasi kung mapa-increase po natin yung wealth natin, kung yung blue, yung money, time, and rate of return is hawak natin yan, may mapataas natin. At saka ito namang kalaban, yan, maiwasan natin. Di ba? Yung inflation at saka si tax. Paano kaya? Right? So, kailangan natin siyang alamin. So, una na doon yung may pera ka na. So, what would you do with your money? Time. So, kung may pera tayo, all we have to do is huwag po tayong maghintay hanggang umaga. Act right now. Kasi po, time is our greatest asset. May tinatawag tayo na high cost of waiting. So kung matingnan niyo po ngayon sa screen right now, sinasabi dyan na si save early at saka si Mr. Save later. Now, if you take a look at the left side, si save early, at the age, pareho pa yun sila age 22. Then at the age 20, nag-execute kaagad ito si early kasi maaga nga, di ba? In 6 consecutive years, ayun po ang ginawa niya. 6 consecutive years lang po siyang naghuhulog doon. At pinabayaan na lang yung pera pagdating ng panahon. Si save later naman po, yung tinatawag natin nag-procrastinate. Bukas na lang. Sometimes, ang paborito kasing kanta is bukas na lang kita iibigin. Tapos pagising, wala na pala. So, kailangan natin tingnan natin siya. Dito, si save early, di ba, at the age 28,
patuloy na lumalago yung pera niya. Si save later, doon naman niya na realize na ay maganda pala yung ginagawa ni ano ni save early. So why not gawin ko rin? So nahuli na po siya ng 6 years, di ba? Pero pagdating ng panahon, meron pa rin siyang 4.8 at the age 62. So it's better late than never. Kung hindi man tayo naturuan ng mas maaga at ngayon lang natin ito natutunan, then the best thing to do is to start right now. Diba? Bakit? Kasi po kung tingnan natin si save early, ayan, almost doubled po yung pera niya at the age 62, it's 9.6. Kasi nga, it's not about timing, but it's time. Kaya kanina sa ano, sa introduction, gaano ba kahalaga ang oras? So, ganun po, itanong natin yan sa mga sarili natin. So, gaano ba kahalaga ang oras sa buhay mo? Another thing that we have to understand is yung rate of return pag-usapang pera. Kasi po, let's just say na nailagay yung pera natin, i-apply natin itong rule of 72 na conceptualized ni Albert Einstein. Kung nailagay po yung pera natin sa 1%. Let's just say 1%. If you talk about bank, ano lang, less than 1%. But let's just say nabibigyan tayo ng 1%. So 72 divided by 1, that would be 72 years. It means to say it would take 72 years for your money to double. So i-plus natin yung edad natin ngayon, 100 plus. So the question is that makakahintay ka pa ba in that that long run? Diba? So kung meron kang 100,000 now, sa 1%, magiging 200,000 yun siya after 72 years. Diba? E paano kung may, ano, kung dito sa IMG or kung saan man tayo naturuan, meron palang ano, more than 1%. Merong 4%, 6%, 8%. Aalamin natin yung mga vehicle na yan later on as we go along kung saan yun, ano yun na mga vehicle na may ganun na more than 1%. Diba? So, yan po ang ano tatalakayin natin in a bit. Another thing also is itong inflation. Ano to? Kaibigan, kalaban. Well, of course, pag inflation ang pag-uusapan natin, yun po yung ano Tagalog dyan? It points out to the general increase in prices. Yung mataas pong ano, yung bilihin pero yung value ng pera natin mababa. Ganun po yung ano, ganun po yung inflation na yan. And right now, as of August 2021, ang inflation po ng Pinas is 4.9. Oh, yun po ang tatandaan natin, 4.9. Tapos yung ano niya, year to date niya, nag-a-average siya ng 4.4, mataas pa rin. Diba? So from January to August, that's 4.4. Now, ano mangyayari? Ang value ng pera natin, well, of course, nagde-decrease. At saka, another thing is that, meron pa ito kung nandun lang tayo sa ano sa bangko sa less than 1%, may binabayaran tayong 20% na withholding tax. O di ba? So, the more na yung value ng pera natin, bumababa. So, kaya dapat maiintindihan natin kung ano pala yung dapat nating gawin. Saan pala dapat na ilagay yung pera natin? Di ba? So, ganun ang pag-investment po or pera ang ating pag-uusapan. Ay, may ganun pala. Yes, there we go. So, kaya simulan po natin, ano pala yung tinatawag nating investment? Well, simply lang po, yan po yung ano, bumili ka, tapos you expect na yung binili mo is, ano yan siya, kung sa business pa, later on, magigain ka dyan. Mag-appreciate yan siya in the future. Let's say, bumili ka ng lupa, and then you expect na in 5 years time, in 10 years time, mas malaki na yung ano, kung ibenta mo yun siya, mas mataas na yung price niya. So ganun po yung ano, investment. Hindi yung investment na bumili ka ngayon ng malaking amount and then in the next 5 or 10 years bumaba. Wala yung, hindi yun siya appreciation, di ba? So or nag-appreciate.
anong appreciation. Okay. Nagde-depreciate po 'yan siya. So bakit ba tayo mag-i-invest? There are two main reasons. The first one, 'di ba naalala niyo kanina, yung inflation natin ngayon is 4.9. We have to beat inflation. Kasi kung sa bangko ka lang naglalagay less than 1%, let's just say 1%, nabeat ba niya yung inflation? No. 4.9 ang inflation ngayon, 'di ba? So ilagay mo na yung pera mo sa 1% or less than 1%. So yan, one of the main reasons why we need to invest in the proper vehicle or vehicles. Tapos pangalawa, we have to achieve our financial goals. Kasi kanina, di ba, tinanong ko kayo, ano yung mga goals natin sa buhay? Ano yung mga financial goals natin? So kailangan nating magsimula para po ayun, masimulan yung pagpaplano na ma-achieve yung goals natin in life. Ganun lang pala. Yes, there you go. So, dahil may mga goals tayo, so alamin po natin kung ano yan. I-classify po natin yan. Ano yan? Immediate, short term, medium term, long term. So, kailangan po natin pag-aralan. Diba? So, kasi kung hindi natin alam, kaya sinasabi kanina, kung wala kang time frame, kung wala kang tamang pagpaplano, hindi mo talaga siya ma-achieve ng naaayon dapat sa time na dapat mong ma-achieve. Kaya palagi nating sinasabi, naaral muna bago invest. Kasi po, lamang ang may alam. So, yon. Kasi po, pag investing ang pag-uusapan in the Philippine stock market, there are two ways to invest. Ay, ano yun? May tinatawag po tayong direct stocks. Itong direct po, director ka dyan. Kayo, ikaw lahat. So, walang dyan. Wala kang driver. So, ikaw mismo, kung may oras ka, may malaking pera, may expertise ka dyan, okay, go ahead. You can go with direct stocks. Ang ano naman, kung wala ka nun, umuulan na dito, baka malaglag ako, ha? Malakas yung ulan. Ayan, pag hindi naman tayo dun sa direct stocks, we can start with indirect stocks. Yung nagsisimula pa lang tayo. Maliit lang pera natin at may driver na. So, dun po dapat tayo kung gusto mong magsimula. Okay? But don't worry, in IMG, si IMG is not an investment company. So we have a partner company which is Rampver Financials na siyang pong nag-o-offer ng mga funds or mga sa investment vehicles natin. Kasi sa direct stocks, may partner din ito si IMG which is the My Trade. Okay? So yan, kung miyembro ka po ng IMG, you can have the access, you can start with your direct stocks. And ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay hindi si direct, kasi si meron yung investing sa stock market na for beginners, parang bukas meron yatang for stock market, Saturday yan siya. So ngayon ang pag-uusapan natin ito pong indirect, which is the mutual funds. Ayan. Are we all ready? So what is a mutual fund? Mutual understanding lang yung alam ko. Okay. So alamin po natin. Now, it is an investment company that manages a pool of money on behalf of individuals and institutional investors. So yung halimbawa po, sino ba nandito si Sir JM, si Sir Michael, si Ma'am Norma, for example, lahat tayo dito, gusto tayong mag-invest. So, ipupool po yung money natin, but not only us. Na, tayo lang dito, marami pa yan, including companies. Don't you know that si SSS, nag-invest din po sa mutual funds. O diba? So, ka-co-investor mo, yung even mga malalaking companies. So, yun yung kagandahan po sa sa mutual funds. And then, naka-invest po yung yung pera natin in a mix of securities. It could be stocks, bonds, or a combination of those. And then,
Ito pong mutual fund, kung tayo po ay busy, wala talagang oras, di ba, sa pagmo-monitor every day. At saka nagsisimula pa po tayo, then this is recommended for us. Huwag mo nang mag-direct kung wala pa tayong masyadong alam. Di ba? Baka mawala lang pera natin. So, mas maigi nang magsimula tayo sa simula talaga, basic. So, alamin po natin yung apat. Okay, may apat kasi na klase na mutual fund. So, kung saan po tayo nababagay. So, first, meron tayong tinatawag na money market fund. Ano ito? So, alamin natin yan. So, ito po yung very conservative. So, kung ikaw yung taong natatakot mag-invest, di ba? So, pwede ka dito sa money market fund. So, kasi po, ito, ang recommended length of stay, it could be just less than a year. So, money market fund. Kasi pwede itong pang emergency fund mo. Anytime pwede mo namang makuha. And then, this is even better yung sa savings account natin. Kasi sa savings account, that's less than 1%. But money market fund, potentially, it could have 1 to 2.5% annually. Diba? So, well, pwede na dito ilagay yung pang emergency fund if you want. Another thing is bond fund. The second one. Wala na itong number. So, bond fund. So, ano yung bond? It's almost similar to the money market. However, mas longer po itong paglagay mo ng pera. That's like 1 to 2 years, for example. Or like 3 years. So, it could be that one. So, low risk pa rin po ito na klase ng mutual fund. Then, pero may potential po siya na magigain siya na ranging from 4 to 6% so na annual interest niya po. Depende kasi yan sa takbo ng market. The third one is, sana, balance. So from the word itself, balance, ayan, nasa gitna. So hindi masyadong risky, hindi naman masyadong conservative. So, more unstable na ito, pero ang capability niya po to earn more, mas mataas siya. So moderate na po ang risk nito. So pwede tayong maglagay ng pera for like 3 to 5 years time. So na recommended length of stay. Now, the good news is that kung dito na ilagay yung pera natin, potential interest rate po niya is 12 to 15%. Oh, remember a while ago, yung nag-tayo sa rate of return, di ba? Kanina yung banko is 1%. Ay, meron palang ganito. Nagbibigay ng 12% to 15%. Yes, meron. Meron more than 1% na nagbibigay. So, another thing, the fourth one is, ito yung, equity or the stock fund. So, ano ito? Ito yung risky na siya na klase ng mutual fund kasi aggressive type na po ito. Usually, ang pera natin dito, doon na binibili na sa mga blue chip companies. Yung mga mamaya malalaman, yung mga blue chip? Baka may green chip. Mga blue chips po yan. And then, recommended length of stay, 5 years or more. So, ganun. So, dapat yung risk appetite po natin dito. Ayun, na po tayo. Aggressive na po tayo. At yung pang long term po ito na goal. O, diba? So, from the very conservative until the dito sa aggressive. Diba? So, kung ikaw yung tipong tao na ayun, yung goal ko is pang long term, then might as well dito po tayo sa equity or stock fund. Kasi po, pwede po siyang ranging from 15 to 18%. Possible? Yes, that's possible because a year before the pandemic, that was 2017 or 2018, meron pong nag 18% and meron pang more than 24%. So ang ko lang kasi is yung my equity fund, the Alpha Opportunity Fund ng 2018,
that was for 2019, if I'm not mistaken, na umabot pa siya ng 18%. Naging number one. So, di ba, pwede pala. Yes, may ganun. Okay. So, sana naintindihan po yung ano, klase-klase ng funds. Para i-ano natin yun, i-ano niyo sa, ano kaya, saan kaya ko doon. Di ba? So, this time, paano naman yun nag-work itong mutual fund na ito? Paano ba yan? So, tingnan niyo po sa screen right now. So, tayo itong mga investors. So, may pera po tayo. Ang pera natin na ginagather together, may fund manager po. Ayan, hindi tayong driver. May driver, nakikisakay lang po tayo dito. Yung mga fund manager naman po, yung mga experts sa investing. So, of course, sila yung magma-manage. I-invest yan po sa ano, mga securities or yung sa bonds, for example, so equities. So, doon po sa ano, mga vehicle or like sa mga legit na existing na mga investments. Tapos, kung ano man yung return, of course, may return yan siya, may babalik sa atin. Di ba? The rate of return, yung pinag-uusapan natin kanina. So, well, babalik din ito sa bawat individual. So, the good thing is that, patas po yan. Kung ano yung rate of return this time, this year, patas na may babalik sa atin regardless of your amount na na-invest. Kahit konti lang yung na-invest mo versus doon sa mga tag 1 million, 1 billion na na-invest, pariho lang po yung rate of return. May difference lang po tayo sa amount of money na na-invest. Diba? So, yun ang kagandahan. So, saan yun? Mutual fund kasi is ownership po ito. Ayan, pwede pala akong maging may-ari ng Jollibee. May-ari ka agad. Bahagi po, pwede tayong bahagi ng Jollibee if you want Jollibee. Di ba? Or kasi mag-own tayong number of shares. So, yan, ang dami po mga blue chip companies yan, nasa screen right now, pwede po doon mailagay yung pera na ano natin, na ibahagi or na invest natin sa mutual fund. Okay? So, another thing that we have to put in mind, dapat po kasi long term. Wag agad na ano, wag po yung anong mag-invest ako bukas, in 3 months time kukunin ko na, dapat dumoble, trumiple na yan. Wala pong ganun. Kaya na, madalas, nabibiktima tayo dun sa in 3 months time, in a few weeks time, o dumoble, trumiple, pero natulog na. So, walang ganun. Hindi po natin yan tinuturo dito. Ayan. So, kitaan na po tayo kasi pera yung pinag-uusapan. So, how do we earn in a mutual fund? Paano ba yun? Well, una, may tinatawag tayong ano po, yung interest or dividends na pwede po yung ibang ano, funds na maganda yung takbo, may maibabalik po yan sa atin, a portion of it. And then, yung pinaka-main talaga is ano, ito yung capital appreciation. So, tumataas ang value ng bawat shares natin. So, by the time na pwede na gusto mo siyang ano, ipagbili o i-redeem mo siya, then mas mataas yung value niya. So, yun yung ano, tumataas yung value ng fund natin o ng shares natin. However, put in mind that mutual funds actually don't give fixed returns of investment. Baka akalain natin, sabi doon, ano, pwedeng 10%, pwede 12%, at palaging ganun. Hindi po, kasi nagdidepende yan siya sa ano, sa takbo ng market. So, ang tawag po natin sa ano po, return dyan sa mutual fund, or take note of this, is net asset value per share or NAVs. Ayan. So, ano na lang, price per share na lang para mas madali. Di ba? So, on the day na kukunin mo na o i-redeem mo na yung ano mo, fund mo, doon po ibabase kung ano magkano. So,
tingnan po natin yung ano sample performances. Meron akong scenario 1. So dito po, prices of stocks rises. Take note of this kasi pa may tanong ako sa inyo after this one. So ito po, tumataas yung ano price per share, yung NABs natin. So price per share na para mas madali. Scenario 2 po, price of stocks drops and gains back. Ayan, bumaba pero nakabawi naman. That's scenario 2. Then scenario 3, price of stocks drops and rises slowly. Bumagsak, bumaba, bumangon ng konti, pero hindi pa rin nakabangon. Pero at least bumabangon, di ba? So, saan kaya sa tatlong ito ang gusto, ang sa tingin nyo na advantage sa inyo? Pag kayo yung investor, 1, 2, or 3 scenarios. Pwede kayo mag-chat if you want. Pwede kayo maglagay dyan sa chat at titingnan natin kung ano, may tama ba tayo. Okay, so let's take a look po. So kung you have something in mind, kung halimbawa, napili natin yung scenario 1 na yung price per share po ay tumataas. Tingnan natin kung okay ba to. So, ay kung tingnan po natin yung ano, dito po, on the first month, yan, yung price per share is only 10 pesos. So, meron siyang ano, 1,000 kasi bibili siya. Kasi in 6 consecutive months, okay, bibili yan siya ng ano, tigwa 1,000. So, nakabili siya dito ng 100 shares. Kasi divide lang yung ano, 1,000, divide sa 10. So 100 shares sa simula. Then patuloy lang po siya na ano, consistent lang po yung pagbili niya at yung pagtaas din ng price per share, ayan, consistent din po hanggang umabot ito ng 20 pesos per share on the 6th month. Ayan, pagbili niya ng ano 1,000, meron din siyang ano 50 shares. So in 6 consecutive months, meron siyang a total number of shares na 422.81. Now, paano yan siya? I-redeem yan siya or ibenta yan siya, kukunin niya, for example, just by that time, on the 6th month, so 20 pesos po yung ano, current na per share. Madali lang po. Yan, multiply lang po natin yung total number of shares times 20. Ang total fund value po at that time is 8,456.20. Ilan yung ano niya? Total na puhunan? Only 6,000 pesos. So meron ba tayong gain? Or gains? Meron. Well, that is 2,456.20 or 40.93% in 6 months. Oh, ayan. May tubo ba? Panalo ba? Yes, there you go. Maganda yung takbo. So, ganun yun ang ano, nangyayari sa scenario 1. Tingnan po natin yung pangalawa na scenario. Now, dito po, bumababa yung price per share. Tapos, nakabangon naman. So, again, the same po yung pattern in 6 consecutive months. May tagwa 1,000 po siyang invest every month. So, nagsimula po sa 10 pesos. 100 shares sa simula, pero bumagsak. Hanggang naging 5 pesos na siya in month 3. Diba? So, dito, kung hindi po tayo educated, kung hindi po natin alam, ang most probably, people would withdraw their money. Ay, baba na, kunin ko na yung pera. Pero kung kukunin mo yung pera mo dyan, lugi tayo kasi mababa yung presyo. Diba? So, dito sa IMG, tinuturuan tayo ano yung tamang strategy that we can do, that we can apply. Diba? So, dito, hindi siya natakot. Meron siyang 1,000, bumili pa rin siya, nakabili siya ng 200 shares kasi 5 pesos na lang po yung ano dyan. So, hanggang patuloy siya in 6 months time, bumalik po sa presyo na 10 pesos per share yung ano po, net asset value per share or price per share natin. So, ayan, by that time po, ang total number of shares niya is 850.50 and then, i-times po natin yan sa 10 pesos na ano current na price per share. So, ang total fund value po niya is 8,525. May ang contribution niya or yung puhunan niya, 6,000 pesos. Meron siyang
ganansya, gain na 2,525 or 42% in 6 months. Oh, lugi ba? Hindi, maganda pa rin. So tingnan natin yung ano, yung pangatlo. Price of stocks drops and rises slowly. Ayun. So bumaba talaga. So the same pattern lang din po ito in 6 months, ha? Then meron siyang 1,000 per month. So dito 100 shares tapos ayun. Biglang nagka-pandemic, for example. Bagsak talaga, naging 4. Naging 4 na, pero naturuan na siya. Alam na niya yung strategy, hindi po siya na, meron pa siyang ano, budget. So bumili pa rin siya ng shares. Hanggang, ayun, peak ng pandemic, naging piso na lang talaga from 10. Oh, imagine that. Ang value ng pera, ng ano mo, ng fund mo, noon, 10 pesos. Ngayon, piso na lang po. Kung hindi po tayo educated, hindi po natin alam kung anong dapat gawin. Then, ano na tayo, nagpapanik na tayo. Pero kung alam mo yung tamang gawin, panic pa rin tayo. Sa IMG po, may panic buying kami sa, no? Sa mutual funds. O, diba? Kasi alam namin, pagbabayan siya, ayan, naka-sale yan. On sale, diba? All you have to do is buy pa more. Kasi po, paper loss ang tawag niyan. Pagbaba yung ano natin. All you have to do, wag mo lang siyang i-withdraw para hindi ka po lugi. Because anytime in the future, tataas lang yan. Babalik din yan. So halimbawa, dito po, naging piso, meron siyang 1,000, so nakabili siya ng 1,000 shares. Di ba? Basic logic lang po siya. But dadami ng dadami yung shares natin. Hanggang bumalik sa 5 na. Kasi naka, meron na, example, meron na mga vaccine. So parang nakaano na siya konti. Pero hindi pa rin bumabalik sa dati. Di ba? So nandito pa rin siya. Now, tingnan po natin yung performance niya. Total number of shares is 2,550. Ayan. I-times natin sa 5 pesos po na ano, yung current na pa, price per share niya, may value po siya, total na fund value po na 12,750,000 pesos. Magkano yung ano? Puhunan niya? 6,000 pa rin. Di ba? Ang gains niya po after 6 months is 6,750 or 112.50% in 6 months time. Lugi ba? Hindi. So saan sa tatlo? 1, 2, or 3? Saan pala? Tama ang tatlo. Regardless po sa ano, regardless po sa ano ng market natin, if you have the consistency, na disiplina po yung ano mo, pag i-invest, ikaw po ay magiging panalo sa huli. Yun lang po ang ibig sabihin nun. So, huwag kang mag-isip na, mataas pa ngayon, bumaba na. No. The most important thing, you have to start now. That's the most important. Kasi po, whether it's a small or big, pag nakapagsimula ka na at may disiplina ka po, then naging consistent ka, then panalo ka. I would tell you that. Kaysa mag-procrastinate po tayo. O, di ba? So, ayun, yun pala. Kahit saan, yung sandali pa, naglulubat. Ano ba ito? May maulan. Okay. Now, here we go. Yun kanina yung mga scenario. So hindi po yan nagdedepende kung saan tayo nagsimula, sa taas or sa baba tayo nagsimula. Nagdedepende po yan kung kailan ka magsimula. Okay. Now, SOA or Statement of Accounts from a Phil Equity Fund. Now, itong investor na ito is nag-i-invest po siya regularly. Though not monthly, pero pwede mong gawin na mag-monthly ka, weekly or everyday kung meron ka. So dito po, nagsimula si Phil Equity in 2007. Ang price per share niya magkano po? Only 13.4 pesos. So yun lang po ang ano. At that time. So itong investor na ito, meron siyang 20,000 in 2007. So, ayan. Saan na ba yung mga arrow ko? Ayan pala. So, ayan. Meron siyang to. So, yung nabili niya na ano po, yung share niya is 1,436. Yan po. Tingnan po natin siya. Now, nag-invest lang po siya ng invest.
In 2008, do you remember anong nangyari po in 2008 sa world financial ano natin? Yung sa US na recession, parang may problema, di ba? So naapektuhan ang ano natin, ang market natin. Kaya bumaba po 'yan yung ano, PHIL equity in 2008 naging hanggang 9. Ayan, naging 9 na lang po, 9.8, di ba? So, pero hindi naman masyadong bumaba. So, hanggang 9.8. So, itong investor na ito, patuloy lang po siya ng patuloy sa pag-i-invest kung meron siyang ano, pera. Now, tingnan natin. Pagdating po ng ano, January, as of January 13, 2012, magkano na ba yung ano, price per share ng ano? Kasi nagpatuloy lang siya. 22.48 yung price per share. So, yung outstanding shares po niya na nabili at that time was ito po, 19,948. Now, kung i-redeem niya yon that time, sa 2012 po kasi 22 per share na siya, di ba? Bumalik yun, tumaas uli. So, yung value niya ng fund niya at that time, naging 448,470.94. Yan ang market value niya as of yan, January 13, 2012. O, diba? So saan ka niyan, ang ano lang niya, total na invest niya was 295,000 pesos. Ang capital gains po niya is 153,470.94. So magkano yan siya? That is 52% in 4 years and 8 months. So hindi po natin sinasabi in 3 months, in 4 months, in a few weeks. Wala po. It takes time. And ito po ay ano, equity. So ito po ay aggressive na fund. Kung na-remember niyo kanina yung klase-klase na fund. O, diba? So, ganun. Tuloy-tuloy lang. Kasi if you continue and you have the habit, you have the discipline of doing that one, then panalo ka po. Okay? Ayun. So, dito na po tayo sa ano, yung mga questions. Kasi ito yung pag-uusapan, ang daming tanong. So, questions po dito na palaging tinatanong. How much will I earn if I invest in mutual funds? Are the returns guaranteed? Wala po tayong ano, sinasabi na guaranteed. Wala pong fixed income po. Kasi nagde-depende po yan siya sa takbo ng market. Now, while funds earnings are not fixed, the potential for investor to earn higher is higher. Kasi po, yung mutual funds are well diversified. So, hindi po siya naka-invest sa isa lang po na ilalagay natin sa isang basket. But, yung itlog po na ano siya, na spread out. So, hindi naman, ano, hindi siya, ano, hindi talaga siya napaka-risky naman. Di ba? And then, how long is the maturity period? Meron bang ganun? Wala po. Kasi, pwede mo yung ano, makuha yung ano mo, yung fund mo, pwede mong ma-redeem any banking day. Di ba? So, wala po tong ano na maghintay pa ako ng ano, ng 6 months, 10 years time. Pero depende sa yung goal mo. Huwag kang mag-goal na lagay ka ngayon, kunin ko bukas. Huwag ganun. We have to have a long-term goal. And then, can I tell the fund manager what to buy or sell? Hindi, kasi hindi tayo yung driver, pasahero lang po tayo. So, yung mga fund manager po yung ano, expert dyan. So, kung ano nakabase yan sa ano yung laman, ano yung prospectus doon sa fund na binili natin. So, what prevents the fund manager from running away with my money? Bakit takbo yung pera ko? Di ba? Yung mga fund manager po, wala din silang ano, control sa mga asset na yan. Kasi ang trabaho nila is to buy and to sell. Ganun lang po. Yung minamanage nila. And at the same time, bawat mutual fund ay may custodian bank. So may bangko sa likod.
na ano ng bawat fund, o di ba? So may security, may security guard na banko. Can I lose money in mutual funds? Well, depende. Is my investment secured? Now, hindi po to deposit fund na may ano. So depending on the market conditions. Now, kung sabihin man nating baba yung presyo ngayon sa market, or baba yung fund, yung value, yung current value ng fund mo, that's what we call, sabi ko kanina, na paper loss lang po yun siya. Unless na i-redeem mo siya, ayun, dun po tayo malulugi. So, hold on to the fund. Yun po yung strategy. Di ba? Then, additionally, yung mga fund managers naman po are expert kung paano yan sila. So, kung may mga opportunity na pwede po nilang gawin to avoid much losses, then gagawin yan. So, sila yung bahala dyan. And then, is my investment covered by PDIC? Hindi. Kasi sabi ko kanina, hindi po ito deposit fund. Are mutual funds or mutual fund gains taxable? Ito maganda. Good news, hindi pa po. Wala pa kasi nasa ano po sa saliga sa batas po natin sa comprehensive tax reform na tax free yung mutual fund. Ay, ang ganda. Yes, one of the secrets of the wealthy. Kasi walang tax dito. Di ba? And then, will my investment lapse or expire if I cannot invest monthly? Nope. Kasi nga wala itong ano. Ikaw yung ano magko-control kung gusto mo daily, weekly, monthly, quarterly, annually. So, ikaw yung magde-decision dyan kasi pera mo yan. So, anytime, pwede kang maglagay. Diba? At kung may ano pa nga, yung iba nakalimutan, then na-remember mo pagtanda mo, then nandun pa rin yun po, yung fund mo. Hindi yan mawawala. What kind of risks are we talking about here? Now, kasi po, pag investment, meron naman talagang ano, risk naman po. Meron, may risk talaga siya na ano, kaakibat. Pero sa mutual fund, this is investment in different ano po, investment companies or like funds na diversify po siya, then ang risk niya hindi naman siya ganun talaga na ano tayo, parang mawawala tayo sa sarili. But again, since no one really can predict how the market will perform, of course, sinasabi talaga natin na may risk din po na involve ang pag-i-invest natin. Because you have to take the risk para ma-achieve natin yung ano, mga goals natin. Diba? Now, pinag-uusapan natin yung risk. Paano tayo mapanatag para po ano, yung risk na yon hindi masyadong ano. Ang tinuturo kasi dito sa IMG, one of the ano concepts na tinuturo natin, ang pagbi-build po ng tama sa solid financial foundation natin, na dapat po matibay ang pundasyon. O diba? Now, dito makikita natin yung ano dyan, mayroong investment dyan sa taas. Nasa tuktok nila guys si investment. O yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Diba? So maganda, nasa tuktok kasi po yan ay hindi talaga yung sa pagbibuild ng solid financial foundation, hindi naman yun yung pinaka-priority. Kasi may risk siya, sabi kanina, may risk siyang kaakibat. So we need to understand. Pero hindi nangangahulugan na may risk siya na hindi ka na lang din magsimulang mag-invest. Kasi nothing will happen or kung meron man, matagal mong ma-achieve yung mga goals mo in life. Diba? Marami ito yung mga goals na pinag-uusapan natin kanina. And before even investing, kasi ang ano lang dapat dito is extra mo, di ba? Before even that one, yung emergency funds, itanong natin mga sarili natin, meron na, build ko na ba ito? Kung magkakaroon ng emergency, sapat ba yung pera ko? Meron ba akong perang na itago na hindi ko makukuha yung investment ko? Di ba? So, yan ang ano, tatandaan natin. So, 3 times ng monthly income mo if you're single right now or breadwinner sa family, 6 times ng monthly income mo. So, dapat na itabi mo yan. In case of emergency, meron kang makukuha. Another thing that we have to take note, itong pagmamanage ng kautangan. Baka may mga investment tayo, malaki nga, pero malaki din ang utang. Paano yun? Diba? So we have to manage, we have to classify also the debts, whether it's good or not. And then we have to eliminate, kung, especially kung bad debts yun. Diba? Another thing, para maging secure talaga, secured yung ano natin, foundation natin, we also need
the instant money in case na mawala tayo bigla. So we need the income protection or life insurance insured. So basic lang po yan siya, annual income times 10. Yan po yung ano mo, worth mo. So yan po ay usapang buhay. Paano mawala tayo bigla yung investment natin hindi pa nakakaangat? O di ba? So that's another factor to consider. And ang pinaka-foundation talaga dito, ang pinaka-baba, is yung health. Health care. O meron na ba tayo? Baka po wala tayo kahit ni short. Dapat meron tayong short or meron tayong long term, for example. Kasi nga, health is our greatest wealth. So ganun po siya. So dapat, paano kung ano, meron nga tayong investment pero nakaligtaan natin yung health care, what if na merong emergency na mangyari sa atin anytime? Malaking ano po siya sa ano sa pagpapa-hospital. So, ang mangyayari po, hindi saya pa mayabo. ano ba ito sa Tagalog? ano yung foundation natin will fall. Okay. Matitibag pala yan sa Tagalog, di ba? So matitibag kasi mapipilitan tayong ano, kunin yung investment natin. Investment po, hindi siya guaranteed na parating taas, di ba? So paano kung baba pa yun? Tapos may emergency sa health natin. Ayun, lugi tayo. Doon po, matitibag yung foundation natin. Kaya palagi natin tinuturo dito sa IMG. Build your solid financial foundation from the ground up. Ayun pala. O, di ba? So yan, kung nakapag-attend na kayo ng ano, ng orientation, ng membership orientation, yan, nandun din ito. At may tanong kung paano mo yan i-build. Di ba? So, kung yan, yun po ang ano, i-reflect natin. Kung ayan, kung handa tayo, then go, go, go. Let's start investing now. So dito ang kagandahan sa IMG. Again, may disclaimer tayo dyan kasi hindi si IMG yung investment company. So, ang partner natin sa Rampver Financials, yung mga mutual fund po natin, merong Soldivo Funds, Phil Equity, in which doon si SSS nag-invest. Phil Am or FAMI na po ito under ano na ito ngayon. Ano ba yung FAMI? Under na ng BPI. Tapos FAMI sa Metro Bank. Okay. Tapos BIMI na pala ito si Phil Am, naging BIMI na kasi under ng DPI. Merong Atram, meron din tayong ano partner sa Sun Life Asset Management, yung sa ano investment nila na ano. That's through Rampver Financials. Ay, so paano 'yon? Paano magsimula? Ang kagandahan, wait. Bago ka magsimula, the goodness is that if you are an IMG member, may zero load po tayong tinatawag. Ano 'yon? Wala na po tayong entry fee or service fee na ano tinatawag. Walang entry fee na ikakaltas po sa atin. So it means to say, yung perang ano, ibili mo ng shares, walang bawas. So mabibili yun ng lahat. O diba? Yun ang kagandahan. So sa pag-open ng account, so sinong gusto nang mag-open? Sa pag-open ng account po, so may mga mutual fund na nagsisimula sa 1,000. 1,000 to 5,000 pesos, you can open your account. Then kasi sa Rampver Financials yung ano natin, partner natin, ano lang po natin, comply po natin yung mga forms doon sa Rampver. Now, mayroong mga online na ngayon, pero meron pa rin mga paper-based. Tapos yung mga IDs natin, for example, na ano kakailanganin, at make sure yung signature natin tama at yung may TIN tayo, pwede naman po mag-open sa mga anak natin, sa minor po natin, that's in trust for na account. So pwede rin pala. Yes, yung ganun yung gagawin. Ay, paano kung wala akong mga documents na yan? Ang tagal, ang dami. Wait lang. Okay. Pwede naman natin 'tong gawin. Kasi may ano. Now, ang kagandahan dito sa IMG, if you're a member, instantly you'll have makapagsimula ka na po ng ano, ng pag-open ng fund. Now, sa IMG may dalawang pag IMG ka na member sa portal po natin, may dalawang klase ng fund. Itong si Soldivo Bond Fund, so naalala niyo si Bond Fund, medyo conservative to siya. So, ayan, saan siya naka-invest? Sa government securities, 81.20%, 'di ba? So, corporate bonds, so nandiyan po 'yan siya. And then ito siya, ano yung bond fund?
Itong fund nito focuses on providing its investors opportunities for capital preservation and appreciation with a high degree of safety. Parang kung gusto mo na hindi ka ano, hindi ito aggressive kasi. Sabi na natin kan medyo ano ito, conservative pa po ito. So, para po sa ito kung ikaw ay may low appetite for risk. Diba? Pero yung return po is modest lang din. And then, kung yung pera mo, you might need anytime soon. So, pwedeng lagay mo, mag-open ka sa, ano, sa bond fund. Diba? Kasi po, para ano, papunta lang ito sa medium term. And then, this is like the least risky of all medium-term investment. So, kung gusto mong dyan magsimula, pwede kang makapag-open ng Saldivo Van Fund. Usually po sa mga ano na, like over 60 or sa mga ano natin senior, dito po nila ano nilalagay yung ano nila, yung fund nila sa bond fund. Maganda rin yung performance ni Saldivo Bond Fund, naging number one din ito. And then, so yan, nandito po, it's clear para clear sa atin kung ano yan. Kasi kung maging member ka ng IMG, pwede mong i-open ito sa ano mo, sa portal mo. Pwede kang bumili doon. And so, 1 to 3 years po yung length of stay. So, yung kung yung aim mo is, okay, yung pera ko kailangan ko yan siya. 1 to 3 years. Meron itong sinasabi na holding period po. So, bawat funds, may mga holding period po yan siya. Usually, yung pinakamataas o pinakamahaba, yung 6 months. So, sa Saldivo po, 6 months yung holding period. Anong ibig sabihin ng holding period? Ano po yan siya? Pag mag-redeem po tayo earlier, so kung early redemption po, hindi siya umabot ng, ano, ng 6 months or within 6 months po siya. So, meron tayong, I'm sorry, 1.12% na ano, bawas. Kung less than 6 months. Pero kung beyond 6 months na yan, wala po yung bawas. Wala yan siyang exit fee na sinasabi natin. O yun, tandaan po natin, baka yung iba nag-redeem, ba't ano, ganito, ba't may, parang may bawas. Meron siyang exit fee pag within 6 months pa po yan siya. Now, itong pangalawa naman po, nandun din dito sa portal ng bawat member ng IMG, ito yung Saldivo Strategic Growth Fund. So ito po yung hindi na to conservative, ito yung aggressive. So ito nasa ano ito sa mga mostly sa equities po ito sa mga blue chips sa 89.4 nandoon. So saan ba yung sinasabing pupunta sa Jollibee sa mga holding firms? Saan ba yung mga ano diyan? Ayan dito SM, Ayala, so BPI. Ayan si Jollibee nandiyan, 'di ba? BDO. So yan po yung pera natin, na konting pera. Pwede doon ilagay. So, ganun po, di ba? So, ito, anong klase ito na fund? So, this fund is invested in both blue chip stocks for steady growth and small mid-cap stocks for higher earning potentials. So, ayun, maganda. Yes, of course. Then, para sa'yo, kung yung appetite mo for risk is high and you're willing to invest for long term. And then, of course, you want to invest your funds in both blue chips. Yung kagandahan kasi mix ito. At saka yung second liners. Then, kung sa tingin mo, wala kang immediate need, yung perang ilalagay mo doon is pwedeng pang long term. Kasi recommended length of stay nito is 5 years and up. So, pag maglagay ka sa strategic, 5 years and up yung expected mo dyan. Holding period is the same, 6 months. Kung mag-redeem tayo earlier, may exit fee po yan siya na 1.12% with pag ano yung fund mo is less than 6 months. So, ganun po yun. Okay, is that clear? Yes. So, tingnan po natin ito. Malapit na po tayong matapos. So, ito po, ano talaga ito? Yung kung miyembro ka ng IMG, makikita mo kasi yung ano sa portal mo. Yung so itong member na ito, nagsimula siya before pandemic. That's February 2020. Bumili siya, meron siyang 1,000. So meron siyang 1,000 kaagad kasi pag miyembro ka, meron ka na kaagad na initial na 1,000. At that time before ano, that was 0.73 yung price per share. So ang ginawa niya, hindi siya nagdagdag hanggang naabutan siya ng ano, 2020 December. Pero yung by December po,
ano na 0.74, umabot ng 0.74 centavo po yung ano price per share. So meron pa rin siyang gain na 3.58 pesos. Hindi kan siya niya dinagdagan. So dapat magdagdag po tayo. Ito namang isa, this is nagsimula na yung pandemic. This is April kasi March ba yung pandemic natin. So yun, nagsimula na yung pandemic. April ito, mga isang buwan after the start of pandemic. So yung price per share po baba 0.59. So yung 1,000 niya, nakabili siya ng ilang shares pa yung nabili niya, 1,692. And then hindi rin siya nagdagdag by December. Tumaas na sana. Ayan, pero yung gain niya doon is ano 1,252.25. So may gain pa rin siya pero walang ginawa. So dapat hindi ganoon, hindi lang po na dapat meron tayong disiplina kasi po kung meron, meron talaga tayong mapapala. Tingnan po natin itong isa. Now, itong ano dito, ano din ito sa portal din ng isang miyembro. So ayun, dito ginawa niya, nagsimula siya after pandemic kasi ano ito, nagsimula na yung pandemic, May 2020. Hanggang ano lang po itong ano ko dito, sa November ba ito? Yes. Hanggang November po itong ano niya, yung 2020 sa account niya. So, dito, nag-ano lang siya, bili lang siya ng bili, regardless of magkano. Diba? So, ang total niya dito is 31,000 money invested. Then, ang nabili niya yung total number of shares is 50,850. So, ang price per share at that time, sa ano sa December is 0.74. So yung pera niya at that time is 37,634.09 or ang capital po niya, ang gains niya is 6,634.9. That's 21.4% in 8 months. O diba? So yung iba sana yung tag-isa lang, yung nagsimula lang hindi pinatuloy, naging ganun din sana. Diba? But now, the goodness right now, di ba, ito is 0.74. Right now, this month, or this time, today, Soldiva Strategic Growth Fund is only 0.69. Di ba, baba. But good news. Marami kang mabibili kung magsimula ka ngayon. So kaya, be part of our campaign. Be an IMG member. Kasi pag miyembro ka ng IMG, ayun, doon makapagsimula ka kaagad ng ano mo, initial investment mo po sa portal nyo. So sa ngayon kasi umabot na tayo sa campaign natin ng more than 4 million. So sali na, what are you waiting for? Kasi po, pag maging miyembro ka, andun, meron na kaagad na 1,000 pesos na ma-open doon sa IMG Strategic Growth Fund po na Soldivo. So all you have to do later on is dagdag ka na lang ng dagdag, bili ka ng bili kung may pera ka, then kasi po, pag marami na yan later on, panalo po tayo. So, yun lang. Diba? So, ganun lang po kadali. So, what are you waiting for? Si IMG, isang one-stop shop po ito. So, hindi lang po investment ang pwede nating ma-avail dito. Marami pa rin po. Kung gusto mo sa healthcare, sa life insurance, sa real estate, sa general insurance or allied financial services, marami po itong dala. So, kung magpamiyembro ka po ng IMG, sa ngayon po, yung local natin na code is 5,500. Sa international code naman po, depende yan siya sa ano, sa bansa. Now, take note lang po, the every year, every December, meron tayong tinatawag na annual fee or renewal and membership fee po natin na renewal is 1,500. Now, good news, ngayon is September na. Usually, pag September na, October, September, that's already like 500 pesos na lang ang for December. Then the next year, 1,500 na uli. So, ganun yung, ano, yung annual renewal fee. Okay. So, ayan. I think that ends the presentation. What are you waiting for? The best way to get something done is magsimula po tayo. Lundag na po kagaya ng isda dyan. Because financial independence is not a dream. It is your decision. So whatever your decision today determines your better tomorrow. Have a great day.